Hello guys, ito na yung flexible denture na ayusin natin. Ito ay flexible denture, hindi ito ordinary na pustiso. At ang ngipin na ginamit ay natural tone teeth na German teeth. No. Kapag pinaayos mo ito, hindi ito basta-basta naayos. Nakatulad lang ng acrylic denture o yung ordinary na pustiso kasi ito ay flexible. Kailangan nyo magre-repair nito marunong. No, hindi ito basta-basta, dadalhin mo lang sa isang lab, tapos didikit ng acrylic, hindi pwede yun, matatanggal yun. Kailangan may special na kaalaman yung gagawa. No? Ito, isa pa dito, ang pag-replace nito kailangan, kung ito ay natura tone teeth, so German teeth, dapat ang lagay mo din ng ngipin ay German teeth. No? Hindi pwede yung kakulay lang niya, pero hindi siya kapareha ng anatomy o pagkakagawa. Diba? Mapapansin mo, kapag ginawa, hindi siya kamukha nitong nilagay na artificial teeth na natura tone kasi ito ay element teeth. Magkaiba yung material nila. Kaya kailangan dito is kapareha pa rin ng ngipin. Kaya minsan yung mga doktor nahihirapan kasi hindi basta-basta yung may ngipin silang stock na meron silang ganito. Halimbawa ito natura tone. Kadalasan meron sila yung mga plastic lang eh. Ito kailangan pang bumili. No? Kaya minsan yung time hindi mo pwede kaagad makuha yung pustiso. Kailangan mo munang bumili ng ganito para maging kapareha nung pustiso yung nire-replace ng ipin. Ito, papakita ko sa inyo mamaya kapag nai-repair ko na itong pustiso. Thanks. Tanggal ko na yung ipin na nire-replace natin. Ngayon, lalagay ko naman yung bago. Hello guys, ito na yung inayos nating basag ng ngipin. Ito, no? Yan, parehang-pareha na sila ng anatomy. M labo. Parang walang nangyari. Yun lang guys, thanks for watching. Bye-bye.